Yung mga idol, sasagutin lang muna natin yung sagot ng isa sa subscribers natin dito sa channel natin, mga idol. Yung tanong niya is, yung TMX125 Alpha niya is a-under lang kapag inangat yung choke, mga idol. So kapag binaba yung choke, mamatay yung motor niya at hindi na a-under ulit. So kailangan mo pang iangat itong choke bago a-under yung motor niya, mga idol. Sa yun sa mga TMX125, mga idol. So halos nakaka-encounter tayo sa TMX125 ng ganyang troubleshooting, mga idol. So ako naka-encounter din ako niyan dati sa TMX155 ko, mga lods. So kapag inakyat mo lang yung choke tsaka siya aandar, tapos kapag binaba mo, mamatay siya, tapos hindi na naman aandar, mga idol. So yun yung sasagutin natin today na katanungan ng isa sa subscribers natin, mga lodi. Pero bago natin simulan yan, paki-like muna ng video natin, paki-click ng subscribe button sa baba, yung kulay red, at paki-click yung bell icon para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko dito sa channel ko, mga idol. Saka pa-like and follow mo na rin ako sa Facebook page ko sa Bukidnon Vlog TV, at shoutout na lang dito, mga idol. So diretso na tayo sa topic natin, mga idol. So bakit namamatay yung motor kapag hindi mo na i-choke, mga idol? So bakit need mo pang iangat tong choke para umandar ang motor, tapos pag binaba mo, mamamatay naman siya, mga idol? So yung choke natin, mga idol, so yung trabaho lang yan kapag umaga, kapag ayaw umandar yung motor mo, kapag inangat mo tong choke, mga idol, so magdadagdag siya ng supply ng gasolina, maglilis siya ng supply ng hangin para gasolina lahat yung papasok dito para mabilis umandar yung motor mo, mga idol. So ngayon, kung barado yung motor mo, kapag binaba mo yan, mga idol, kapag barado yung jettings ng motor mo sa karburador, yung daanan ng gasolina, kunti lang talagang gasolina papasok dito, mga idol, sa combustion chamber, kaya matagal siya umandar, mga idol. So kailangan mo pang iangat itong choke mo bago siya aandar. So kapag binaba mo na naman, mga idol, so ibig sabihin yan, mamamatay yung motor mo at hindi na naman aandar ulit, mga lodi. So yun yung problema dyan. So yung gawin mo lang dyan, mga lods, is linisin mo lang yung carburetor mo. So kasi marumi na yan, kaya nagkakaroon ng bara, mga lodi, doon sa daanan mismo ng gasolina. So kaya walang pumapasok na gasolina. May pumapasok din na gasolina, kaso lang konti nga lang. So kaya ayaw ka agad umandar yung motor mo kasi barado nga yung daanan ng jettings ng gasolina, mga idol. So linisin mo lang yun, mga lods, yung jettings ng daanan ng gasolina. So isama mo na rin yung daanan ng hangin, mga idol. So yun yung yun lang naman yung naging problema dyan sa motor natin, kung bakit aandar lang siya kung nakakachok. So ang problema dyan is barado yung daanan ng gasolina, mga idol. Wala siyang gasolina may supply dito. May supply siya, kaso konti nga lang, mga idol. So mas marami ang hangin na pupasok kaysa sa gasolina, kaya ayaw niyang umandar, mga idol. So ang gawin nun, ang trabaho ng choke nun, mga idol, pag inangat mo to yan, so yung hangin niya malilis, o parang walang papasok na hangin, tapos gasolina yung papasok. So konting hangin lang papasok dyan, mga lods, kaya mabilis siya umandar kapag naka-choke. So kapag binaba mo na naman, so babalik na naman yung natural na timpla. So may papasok na hangin, may papasok na konti na gasolina, kaya mamamatay yung motor mo, kasi barado nga, kasi konti lang yung gasolina niya. Bali lean mixture yung gumagana sa motor mo, mga idol. So kasi kahit i-check mo pa yung spark plug mo, nasa lean mixture ka nun, mga idol, lalong-lalo na kapag barado yung daanan ng gasolina ng motor mo, mga idol. So yung jettings na daanan ng gasolina. So yun lang yung linisin mo, mga lodi, yung daanan ng gasolina. So syempre lahat na ng ano sa dito sa carburetor mo, so linisin mo na, mga lods. So check mo rin dito sa manifold, mga idol, baka may leak dito, kaya dito dumadaan yung o mismo yung hangin, yung gasolina. Kapag may leak kasi ito, mga idol, hindi rin basta-basta andar yung motor mo. So bali dyan lalabas yung instead na papasok dito sa combustion chamber, dito na lang dadaan sa ano yung, mga idol, sa manifold. So check mo rin dito, mga lods, yung hose na to papasok dito sa carburetor mo.
So baka may leak yan. So isa rin kasi yan sa dahilan kung bakit ayaw umandar yung motor mo mga idol. So ito pa kasama itong air filter mga idol. Yung air filter, air filter niya mga idol, tsaka yung hangganan ng karburador, dapat mahigpit din yan mga lods. Dapat hindi yan sumisingaw. Para diretso dito papasok sa combustion chamber mga idol. So dito rin sa air filter niya, so kailangan mo lang linisin yung air filter niya mga idol, baka cladded na rin yan. So hindi rin siya magmimix ng air and fuel mixture ng maayos kasi marumi yung air filter niya. So kapag naglinis ka ng carburetor mo mga idol, isama mo na yung air filter mo mga lods kasi cladded yan sa loob. So linisin mo lang kahit one time sa 2 months, malinis mo na lang isang beses. So okay na yun mga idol sa motor, para giginhawa yung pakiramdam niya, maganda yung hatak niya at takbo niya mga lods kapag malinis yung air filter niya, kasi nakaka mix siya ng maayos ng gasolina tsaka hangin mga idol. So yun lang yung video natin for today's mga idol, sa problema sa choke mga idol. So yun yung lang yung gawin nyo, linisin nyo lang yung carburetor nyo, lalong lalo na yung daanan ng gasolina mga idol, kasi barado siya ng konti. Hindi naman siya totally barado talaga, may dumadaan din ng na gasolina, kaso nga lang konti lang yung dumadaan na gasolina, kaya hindi siya kaagad hindi siya maandar ng maayos mga idol. So yan lang yung naging maging problema dyan sa problema ni sir, na sa tanong ni sir ngayon mga idol. So kung may natutunan ka dito sa video natin mga idol, so paki-like na lang, paki-share na lang ng video natin para maraming makapanood. At syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload natin dito sa channel natin mga idol. Maraming salamat.